Mayroon kasing mga tao na outright pinipigilan ka. O may mga makikita ka na binabato nila yung gawa mo. At meron sinasapawan ka nila or sinasabihan ka nila na huwag mong gawin yan, etc. etc. May mga talagang nagsasabi, huwag, binabato nila yung gawa mo, sinisira nila yung confidence mo, ginagawa ka nilang ganun. May nagsasabing huwag, don't, nakikita mo sa kanila. Pero, meron din hindi nagsasalita to not encourage you to do it. Yun yung difference. Diba? Pansinin nyo. So, yung sinabi ko kanina, may mga taong hindi talaga nila ikaw gusto mo, sasabihin nila yun. Huwag mong gawin yan. Eh, ano to? Diriridicule ka nila, kukopyahan ka nila. Diba? Babatuhin nila yung gawa mo physically. Diba? Sasapawan ka nila. Pero merong hindi kumikilos para lang i-discourage ka. Hindi sila kikilos. Oo, hindi sila pasok sa, hindi sila nagsasalita against about your art na hindi mo na gawin. Hindi sila sinabing huwag mong gawin yan, pero hindi sila gumagalaw, gumagawa. Anything to encourage you to do it. Wala sila sasabihin, sige, gawin mo yan, ang galing na yan. Walang ganun. And kung magsasalita man silang ganun, yung parang makakasira pa sa'yo kasi nagbibiro ka na, eh, ito yung bala ko ngayon. Eh, sige, gawin mo yan. Parang joke pa, alam mo yun. Hindi sila yung parang, eh, gusto kong gumawa ng podcast, gusto kong gumawa ng vlog, eh. Interested ako ngayon sa ganun. Parang wala silang pakialam, di ba? So parang, ano ba yun? Ba't ganun sila? Hinihintay mo ba yung blessing nila, kaya mo shinare? Di ba? Minsan ganun eh. Kasi tayo as artists, may mga friends tayo na we open up our art ideas, our future plans, our concepts, our projects, like podcast nga and vlogging. Tapos, they don't encourage you to do it. Tahimik lang sila. Parang pinapakita niya yung lack of attention and lack of interest with your own ideas. I can still consider that as an art antagonist. Kasi hindi ka nila ini-encourage. Dinededma ka nila, dinidiscourage ka nila silently din in comparison sa mga nag-outright. Huwag mong gawin yan, nagdi-discourage sa'yo. So they are not encouraging you to make something. They are unencouragers. Sila yung mga hindi ka nila dinidiscourage, wala silang sinabi. Pero hindi ka rin nila ini-encourage. Gets nyo? Kaya unencouragers. Okay? So yun. So, ito yung para sa akin, isa sa pinaka-deadly na art antagonist. Kasi hindi mo agad mahahalata na they don't want you to do it or they don't want you to succeed. Kasi wala naman silang sinabi eh. Wala naman silang ginagawa eh. Literal, wala silang sinasabi, wala silang ginagawa. Pero it doesn't mean na they are doing something right. Diba? Sa totoo lang, sabi nga, yung meron na near-death experience na rin na tao na nakagaya ko na napunta raw siya sa heaven, tapos sabi, dinefine sa kanya na yung mga ginagawa ng tao sa lupa, sabi nila, may definition tayo dito na masama at mabuti. Pero iba yung masama at mabuti pagdating mo sa heaven. Sabi nung na-near-death, anong ibig sabihin? Halimbawa, para, yun nga, wala kang ginagawa, nasa bahay ka lang, sabi mo, wala naman akong ginagawa masama sa ibang tao kasi nasa bahay lang ako eh. Pero wala naman siyang ina-achieve na anything. Para sa heaven, kasalanan din daw yun. O, diba? So, in this case, kasalanan din yung wala kang gawin na i-encouragement, taong naghahanap din ng encouragement. Kasi ako, naghahanap din ako ng encouragement to be able to start podcasts, vlogging, ganap ako ng push sa friends ko. And I didn't get that. Walang nagsabi na, tara, gawin mo yan. Or, sige, gawin mo yan. Or, ikaw na lang. Walang ganun. Parang, I got a disinterested look. Napakawalang interested na response. Wala silang pakialam. Pero yung sila yung nag-open about their art, their projects, their exhibit. Sinasabi ko naman, ito, interested naman ako. Kasi I'm really curious about art. And ako yung, sila yung unang nag-bring up. Tapos ako na, wala na. So parang ang unfair nor. And for me, kung sinunod ko din yun, kung paano nila tinrate yung kung paano ako, wala tayong podcast ngayon, wala tayong vlogging, diba? So, ganun. So, mag-iingat din kayo sa mga art antagonists yun. Ito yung pinaka-deadly kasi silent sila. Hindi sila nagsasalita. Hindi ka nila na-discourage, pero hindi ka rin nila ini-encourage. Mas deadly yun for me. Pero, you also have to at least understand na dahil wala silang ginagawa, yun nga ang way nila na hindi ka tumuloy sa idea mo. Yun yung way nila na magpakita sa'yo na huwag mong gawin yan dahil wala siyang ginagawa, ni push ka, ni sabihan, sige, try mo. Walang ganun eh. Kahit yung ganun lang, I would understand that eh. Diba? Actually, mararamdaman mo yun kung sincere sila pag sinabi nila yun. So, kasi, other than envy, they also know na maganda yung gagawin mo,
'di ba? Yung kakalabasan ng gagawin mo pag ginawa mo at ikaw kasi yung gumawa nun, they know na naghahanap ka din ng validation or encouragement sa idea mo. And hindi rin nila ibibigay yun. Kaya hindi nila binibigay yun kasi alam nilang hinahanap mo na i-encourage sila. So, alam din nila, pag hindi ka nila in-encourage, hindi mo itutuloy yun. So, may mga taong nagsasabi sa'yo na huwag mong gawin. May mga tao na sinasapawan ka para hindi mo gawin. May mga taong hindi nagsasalita para hindi mo rin gawin. May ganun. Ito yung mga levels ng mga antagonist sa art, kahit artist din sila, na sinasapawan ka nila, pinuputol nila yung connection mo sa art na gusto mong gawin. Kasi ang daming reasons, hindi ko alam actually kung bakit, pero ang daming ways para matigilan yung isang artist gumawa ng sarili niyang art. And ito yun, yung mga hindi pinag-uusapan madalas sa events, sa mga YouTube videos, mga psychology videos, ito yung mga ganitong klaseng problema na pinagdaanan ko na I would like to share with you guys para kung kayo yung ganito, hindi nyo nagawin, and para kung sa inyong mangyari ito, meron kayong way para maiwasan sila or magawa ng paraan kung paano mag-continue pa rin yung art. Kasi sa totoo lang, napaka-devastating na ganituhin kayo ng mga kakilala nyo, close friends nyo, family members nyo. Ang sakit nito guys, sa totoo lang, ito yung pinakamasakit na ano. Kasi lahat tayo, I mentioned earlier, sensitive tayo kasi artist nga tayo. We can feel this. And that's why I actually encourage a lot of artists din na friends ko. Pero they also know din, I would fail pag hindi nila ako in-encourage. I would stop doing what I'm doing pag hindi nila ako binalidate. So alam din nila yun. And yun yung nakakamasakit sa akin kasi friends ko sila eh. Kilala ko sila, family members ko sila. So yun yung mahirap from me. And I have to be, or you have to be mature enough to understand na hindi sila dapat yung dahilan nyo kung bakit kayo gumagawa ng art. Ganun nyo lang maliligtasan talaga itong mga ganitong bagay. Meron akong poem, ayun ko kung nabasa nyo na yun, ang title niya Scotch Tape, parang binigkas ko dun sa poem na ang scotch tape, kahit hindi mo nakikita, effective. Kasi di ba, pag dinikit mo isang bagay, magkadikit sila, kahit di naman sila, magka-separate silang entity, dinikit mo yung scotch tape. Madala mong makita talaga yung scotch tape or nakikita mo pero parang mukha siyang invisible. Parang ganun din daw yung pag hindi, sabi ko dun sa poem, parang ganun din yung pag hindi bigay ng puri sa taong deserve ng puri. Nagwi-withdraw ka rin ng attention, ng praise, ng likes, whatever, ng comment, ng feedback. Parang hindi mo rin binibigay yun kasi alam mong kailangan niya. So, oh, hindi ka nga nagsabi pangit yung gawa ko, hindi mo nga ka ni-criticize, pero hindi mo rin pinansin. Alam mo kasing, makakatulungin mag-grow ako. So, with that said, hindi porkit walang sinabi yung tao, hindi porkit wala siyang sinabi masama, maganda yun. In fact, siyang ginawa at all, you can still consider that na sobrang hindi din maganda.